Sa paglago ng Sonya's Garden, nais ibahagi ni Sonya Garcia ang sikreto ng kanyang tagumpay. Kahit walang lupain, lumuwas si Ruth mula Metro Manila para umattend ng seminar sa Sonya's Garden. Dahil sa kagustuhan niyang matuto kung paano masimulan ang sariling bed and breakfast. Itong seminar na to is first time. 3-day masterclass. First time in 21 years sa operation ni Ma'am Sonya. Oo. So when I discovered that they are offering this 3-day seminar, sabi ko, Ma'am, I do not own a single square meter. Oh, of lot. Kumbaga even. Oo. Hindi ba daw kailangan nyo? It's not a requirement. Oo. Ang requirement is you have the dream, and you have the passion, and you have the heart. Yun lang yung kailangan doon. Oo. Bakit yung bed and breakfast ang naisip yung negosyo? Sabi ko po sa sarili ko kasi, any kind of business na naging masaya yung customer mo, ay napakagandang negosyo. Kung wala po kayong lupa, ano ang plano ninyo? May siguro in a couple of years or so, we can talandahan. Ano ang natutunan mo? Meaning, ano what struck you? Basically po, ay how to sustain a business. Ano ba daw ang mahalaga mo to sustain? Yung passion nyo nandun. Not only business, pero gusto ninyo lahat lumalago. Kahit yan ay halaman o tao. May-ari ng thrift store si Ruth noon sa Bangkal, Makati. I have a little store lang. This lady in white came in. And she got a vintage bag for me, not knowing it's Sonya Garcia. Inalok ni Sonya si Ruth na ilipat ang kanyang thrift store sa loob mismo ng Sonya's Garden. Alam mo, magandang negosyo rin ang thrift shop. Saan niyo po nakukuha yung mga bagay na ito? Most of my items are from my customers. Oo. May consign. Look at these bags. Ang cute. Yes. And ang babago pa. Maging ang mga empleyado ng Sonya's Garden, kumikita rin ang kanilang mga sideline sa pamamagitan ng kanilang kooperatiba. Dito sa Sonya's Garden, hindi lang siya yung aangat. Pati po kami lahat ng empleyado dito, tinuturoan niya po kami. Binigyan niya po kami ng mga cuttings libre. Basket-basket po yung binigay niya sa akin. Nung nabuhay, ma'am, yung mga halaman, sabi niya, Christy, kamusta na yung binigay ko sa iyo? Bibilhin ko lahat. Kahit pa gano'ng karami yan. Binili niya po lahat. So doon po nagsimula. Lahat ng empleyado, ma'am, binigyan. Lahat dadalhin dito sa Sonya's. Kasi lahat naman po, pag i-display nyo dito sa aming, dito sa country store, dyan sa aming ano, lahat naman po ng ano, binibili po talaga ng mga guests. Dahil din sa Sonya's Garden, napibigyan rin ang mga residente ng Alfonso ng mapagkakakitaan. Mula po dun sa mga herbs na sineserve namin sa restaurant, lahat kami po dun nagtatanim. Lahat ng mga tao dito, kailangan yun po yung alam. Kasi kung wala na daw po ang Sonya, sarado na ang Sonya, hindi kami magbubuto. Nag-umpisa ako ng kumuha ng mga masahista. Naglagay ako ng mga cottages para matulog sila. Mm-hmm. So that's how the business started. At saka in-employ ko yung mga people sa paligid. Oo. Pero iisipin ng viewer na ko, pero mayaman naman si Sonya, kaya naumpisahan niya ang negosyong yan. I think that's a wrong concept about being mayaman. It has nothing to do with money. Pinipili ko yung mga kapitbahay ko na mabigyan sila ng trabaho. Kinetrain ko sila sa spa. Tinuruan ko sila po paano mag-serve, paano sila mag, yung kanilang asal pag may mga bisita. Hindi na sila kailangan magpunta sa abroad kasi malayo ang pamilya nila. Dito na lang sila naglalakad lang. Kaya naman ang Sonya's Garden, hindi lang lugar na pahingahan, katwang din ito ang buong komunidad sa sabay-sabay na pag-unlad. Para itong business that's good for the soul. It's a business of bliss. The business of bliss. I keep repeating that. Uh-oh. It has nothing to do with how you would want to make a profit. It's not a, you know, it's about enjoying what you do and loving it. Tara na't umaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.